Hali naman anakong pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog ang Ginoong na pa sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ang palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungan maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Maging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid, sinasabi ng Panginoon. Darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita. Mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mamumuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo
yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahagian upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumawag, lalo yaong nalimot ng taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ay may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay, nagdarasal ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Adbiyento. At mapapansin po natin, mga kapatid, na sa ating ebanghelyong napakinggan, binigyang pansin ang karakter ni San Jose.
ni Saint Joseph. At alam natin ang naging katayuan ng buhay ni San Jose dito sa lupa. Alam natin na siya ang tumayong ama ni Jesus dito sa lupa. Siya ang tinuring na pinakasalan ni Maria. Ngunit doon sa ating ebanghelyong napakinggan, tila humarap sa isang malaking krisis, humarap sa isang malaking problema si San Jose. Dahil nung mga panahon na yon, siya ay tinakda ng ikasal kay Maria. At nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao. At para marahil sa isang lalaki na malaman iyon, tila masakit iyon, tila mahirap iyon na yung pakakasalan mo nagdadalang tao na. At para sa mga Hudyo, isang malaking kasalanan iyon na hindi pa siya ikinakasal ay nagdadalang tao na siya. At si Maria mismo ay pwedeng mamatay sa ganunong klaseng pagkakamali. Pero ano ang naging disposisyon ni San Jose? Sabi doon sa ating ebanghelyo, isa siyang taong matuwid. At hahayaan niya na lamang iwanan si Maria ng tahimik. At ano po yung pwede nating mapagnilayan dito, mga kapatid? Na kagaya ni San Jose sa buhay natin, dumaranas din tayo ng mga pagsubok. Dumaranas din tayo ng napakaraming krisis. Dumaranas din tayo ng napakaraming problema. At maraming pagkakataon na kapag tayo ay humaharap sa mga problema, gumagawa tayo ng paraan para malagpasan ito. Tama po ba? Di ba kapag nakakaharap tayo ng problema, ang unang bagay na kagad nating iniisip, paano ko kaya malalagpasan ito? Paano ko kaya masusolusyonan ang bagay na ito? Pero mga kapatid, sa araw na ito, tila may tinuturo si San Jose sa atin na ang solusyon sa lahat ng problema, ang solusyon sa lahat ng krisis ay isang bagay. At ano po yun? Nahayaan natin minsan ng Diyos kumilos, magbigay sagot, magbigay solusyon sa mga pagsubok, problema na meron tayo. Hayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin. At kapag hinahayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin, isang bagay po ang tinuturo nito. Pagtitiwala at pananampalataya. Alam natin ang naging kwento ni San Jose. Nung siya ay gumising, pagkatapos niyang mapakinggan ang mensahe ng Anghel Gabriel ng Diyos para sa kanya, sinunod naman niya ang kagustuhan ng Diyos. Hinayaan niya na kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi naging madali. Hindi naging madali ang buhay ni San Jose. Pero nandoon yung kanyang pagtitiwala, nandoon yung kanyang pananampalataya, at kung nandoon ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya, alam natin na sa bandang huli, hindi siya iniwan at pinabayaan. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, yan din ho siguro yung magandang bagay na patuloy nating ipagpasalamat. Ipagpasalamat natin na kahit minsan hindi nasusunod yung mga kagustuhan natin, o kaya minsan, ipagpasalamat natin na minsan humaharap tayo sa mga pagsubok at problema, pero nalalagpasan natin. Bakit? Dahil alam natin na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ni San Jose, hayaan din natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Hayaan din natin na ang mahal na pong Jesus Nazareno
kumilos sa buhay natin. Hindi mawawala ang pagsubok. Hindi mawawala ang problema. Hindi mawawala ang krisis. Pero alam din natin na hindi rin mawawala ang pagkilos ng Diyos. Hindi rin mawawala ang pagsama sa atin ng Diyos. At hindi rin mawawala ang pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Ang ating panalangin, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaakmang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, naway tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming magbuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang dilapag at alang-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Ngayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpakindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao
upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Pag-asang walang hanggan
nagagalak sa kanyang pagdating. Mula sa ating pagising, may liwanag na magniningning na darama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan naway makami, nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag ay magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima po ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang amin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idulwalhati ka namin.